Hello guys, shout out to everybody. So ako, na-alarma lang ako dito guys. Kasi araw-araw na may namamatay ng mga inusinting babae. Paano kung yung pamilya ninyo mabiktima itong mga kriminal na to na naglalabasan ngayon? Simula't umupo si BBM, hindi na mabilang yung mga inusinting babae ang namamatay. Every day, hindi po tayo hayop na walang pakialam ang ating government. Kasi po tayo po nagbabayad ng malaking tax. Nagtatrabaho po tayo ng maayos dito. Basta-basta lang tayong papatayin sa mga kriminal na to na walang aksyon. Tayo po yung nababayad ng malaking buwis para isfill doon itong mga pulis na to. Pati yung mga politician dyan. At walang ginawang aksyon dito na nanganganib na po yung buhay ng ating mga mamamayan, ng ating mga inusinting tao ngayon. Paano tayo ngayon? Ito lang ha, kung meron talagang pagmamahal yung president natin, hindi hahayaan na ganito mangyayari. Paano kung yung pamilya ninyo ang mabiktima nitong mga addict na mga naglalabasan ngayon? Okay lang kayo dahil mahal ninyo yung president na walang ginagawa? Hindi po maaaring ganun kasi malaki pong taxes na binabayad natin para sa mga politician, para serbisyuhan tayo ng tama, para magserbisyo ng totoo sa ating mga kababayan. Ang laki po ng taxes na naibibigay natin sa government ngayon, sobra-sobra sa laki ng taxes. Hindi pa nga naumintuhan yung sildo natin na sobrang liit sa nagmamahala ng mga bilihin ngayon. Walang ginawang resolusyon na wala namang pandemic, wala namang tayong surge ngayon, at okay namang economics natin ngayon, at sobrang mahal at hindi na tayo nakahinga sa mga bilihin ngayon. Sila lang ang nakakain na masarap. Sobra na po. Kailangan po tayo magreklamo dito dahil they are the employed by the people. Tayo po nagsusildo nitong mga politician na to, nitong mga public servant na to, nitong mga official na to, nitong mga police na to. Tayo po ang nagsusildo sa kanila. They are employed by the people. Empleyado natin sila. So ang sa atin lang dito, dahil nagtatrabaho tayo ng maayos dito, maging secure lang ang buhay ng ating mga mamamayan, pati yung mga inosinting babae, pati yung mga estudyante natin, pati yung mga kabataan natin. Bakit nagkaganito tayo? No? Sa panahon ni Duterte, hindi naman ganito eh. Makikita natin, oo, may mga patay, pero nakikita natin yung patayan puro may history sa drugs. Eh mas mabuti na yun kasi meron silang history galing sa Bilibid, mga protector daw, yung iba mga may history sa pag-aadik. Pero yung ngayon ang namamatay, puro po inusinting babae. Walang kamuang-muhang, inusinti po, nagtatrabaho ng maayos. Yung iba estudyante po, nag-aaral ng mabuti. Paano yung pamilya natin kung mabiktima nitong mga taong to? Wala po tayong gagawin dahil mahal nating president na walang ginagawa. Ganun po, na hindi lang naman nagkandak ng sense of urgency sa mga nangyayari para po tayong walang halaga yung buhay ng mga Pilipino. Hindi na po maganda ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Hindi na po maganda dahil sobrang mahal pa, sobrang laki ng taxes natin at utang ng utang sa Amerika. Tayo po yung magbabayad, ang taong bayan, dahil empleyado lang sila. Inaatasan lang sila para magserbisyo ng tama, na maging maayos at maging safety ang ating mga kababayan. Yun po yung point natin dito, na mag-complain sa ating mga public servant dahil binabayaran natin sila, sinisilduan natin sila. Ang laki ng sildo nila. Tayo nga, we are suffering of a small amount of salary na tinatanggap natin araw-araw sa pagtatrabaho natin. Kinaya natin yan dahil sa pamilya natin, dahil sa mga necessity needs na kailangan gawin yung responsibility natin sa pamilya natin. So kailangan po tayo magtrabaho, pero kailangan po natin maging equal naman. Ibigay nila yung standard cost of living na which is nagmamahalan ngayon at hindi na tayong makahinga. Palakihan nila yung sweldo, kahit 1,000 na lang araw-araw yung minimum wage natin. Eh, hindi nga umabot ng 500, hindi nga umabot ng 400, sobrang liit. Magkano bang sweldo ng ating public servant ngayon? Ang laki. Meron pang iba dyan, tumatanggap ng 3,000 araw-araw yung sweldo nila. Pero nakita natin yung mga ginagawa nila, hindi tayo safety. Wala ba tayong karapatan magreklamo dito sa ating mga public servant na sinisulduhan natin na malaking sweldo? Tayo po nagsusweldo, tayo po yung nagtatrabaho ng maayos dito. Hindi po tayo lumabag sa batas, hindi po tayo naging violente dito. Sumusunod po tayo sa batas, pero itong batas natin, hindi natin alam kung bakit nagkaganito. Sa ibang country, mahal naman nila yung mga tao. Pag mayroon talagang crimes, mayroon talagang nangyari na mga patayan, ginagawan agad ng solusyon at dinadakip talaga yung mga salarin. Eh dito walang ano eh, hindi natin nakikita yung sincere na mga public servant eh. Kasi sa iba, sincere naman talaga sila. Kasi na-prevent nila yung crime.
Although hindi nila mapigilan yung mga ibang nangyayari dahil meron talagang mga taong kriminal, pero at least gumagawa sila ng paraan para protektahan ang mga tao nila. They are protecting their people. Nakita natin yun sa ibang bansa. Kaya nakita natin yung crime nila, napaka-low. Dito, araw-araw na po may namamatay na inusinting babae. Paano po kung yung pamilya ninyo ang mabiktima? Tatawa na lang kayo dahil mahal ninyo yung mga nilagay ninyo sa pwesto na walang ginagawa? Pinapahirapan lang tayo? Wala ba tayong karapatan para magreklamo dito sa laki ng taxes natin para iswildo sa kanila? Magserbisyo sila lang tama? Ganun lang ang hinihingi natin?